Hello guys, what's up? Welcome back nga pala sa channel ni Jason. Last time nga pala ay nagbigay tayo ng mga tip kung paano linisin or i-motor wash itong Honda Click 125i natin. So and guys, for today's video naman, ang gagawin naman natin ngayon is mag-engine wash tayo or lilinisin natin yung engine. So ang gagawin natin guys, bubuksan natin to, tatanggalin natin yung mga tornilyo, tatanggalin natin yung upuan para magkaroon tayo ng access para malinis natin yung engine. So yun guys, bago tayo magsimula, sa mga naligo po at napadaan dito sa channel ko, please like, subscribe at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa natin mga video. So yun guys, let's do this! So yun guys, ito nga pala yung mga tools na kakailanganin natin. Itong screw, yung may pa-cross. Yan, ito yung screw. And then itong 10 mm na socket, 10 mm. At itong long nose pliers. So ayun guys, simulan na natin 'to. So ayun guys, para mabaklas natin 'tong upuan, ito 'yung mga tatanggalin nating mga screw at mga bolts. Ito nga pala. Ayun, isa, dalawa, tatlo. 10 mm ang sukat niyan, and then itong mga screw. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, yan, lima, at yung pang-anim is ito. Yan. So yun guys, baklasin lang natin yan. So yun guys, unahin na natin yung mga screw dito. So, ito na yung susunod guys, yung sa gilid. E pag natanggal na natin yung mga screw dito, ito naman mga, ito, nasa loob. So, 10 mm yung gagamitin natin guys. So, yun guys, tanggal na natin lahat ng mga nuts and bolts. So, dito lang natin ilalagay, no? Sa mismong compartment or dito sa ilalim ng upuan para hindi mawala yung mga screw natin. So, yun guys, ito na yung unang tanggalin natin. Itong cover dito sa tangke natin, ano? Yan. So, yan. Makikita nyo agad alikabok. Then, ang susunod. So, tabihin muna natin to. Then, ang susunod na tatanggalin naman natin is itong itong pairing sa harap na to. Yan. So makikita nyo puro alikabok na rin. So bago natin tanggalin itong mismong upuan, tanggalin muna natin to guys, yung wire na to. So pakita natin mas malapitan. So yun guys, huwag nyo basta-basta huhugutin yung upuan or yung mismong ano natin, yung compartment. Kasi ito kailangan muna natin itong tanggalin kasi may wire yan dito sa papunta sa fuel injector ba to, ano bang tawag dito, basta ito yun. Nakakonekta siya dito kasi pag hinugot natin to, masasama to, baka maputol yung wire, no? So ito gamitan natin ng ano, ng long nose, pero pwede rin yung ano, yung tawag dito, yung screw lang na Phillip flat siya para matanggal. So, ang gagamitin natin is yung long nose. So, ang gagawin lang natin guys is paganto. Para lumubog yung yun. Yung pinakalock niya. Then ito, lagay ganito lang natin. Then pwede na natin tanggalin yung upuan. So, yun guys, tanggalin na natin yung upuan. Makikita nyo, ang dumi. So, set aside muna natin yung upuan. Yan. May access na tayo para malinis natin yung engine natin. So, yan. Makikita nyo, sobrang dumi. So, to be honest, simula nung nabili ko to, hindi ko pa siya nabubuksan. Yan. Pinanood ko lang sa YouTube kung paano baklasin. Kaya ngayon, gagawin na natin to. Tinan nyo yung dumi dito. Oh, no!
Yan ang itsura niya, guys. So yun, guys, ito nga pala yung uunahin nating linisin, itong nasa gas tank natin, ano. Kasi iiwasan natin itong mabasa. Pag nabasa ito, baka magkaroon ng problema. Baka mahaluan ng tubig yung gasolina or mabasa yung wire. Magkaroon ng short circuit or kahit anong damage dito sa ating gas tank. Kaya yun ang iwasan natin. Iwasan natin mabasa ito ng tubig. Ang gagawin lang natin, ipupunas-punasan. Ayan. Ang gagamitin ko is microfiber cloth. So ayan siya, guys. Ito, sa tangke, pwede nyo itong tanggalin. Iangat natin to, then balik agad natin yung takip, no? Para mas malinisan natin. Ayan. Pwede rin kayo gumamit ng wipes. Medyo basa-basa na tissue, ganun yun. Ito, dahan-dahan lang yung pagpupunas. So, babasahin ko lang ng konti. Hindi yung basang-basa, guys, ah. Kapag pagbinasaan nyo, pigaan nyo mabuti. Para kumapit lang yung mga alikabok. Para makatanggal siya ng mga dumi-dumi. Ayan, damay nyo na yung mga gilid-gilid na yan. Pati ito, yung wire na to. So ito, mapapansin nyo. Ito yung parang pag tumapon yung gasolina, dito papasok yan sa may butas na to. Ayan. Hose yan, papunta doon sa ilalim. Doon tutulo sa ilalim yun, guys. Yan, tapos yung dito, yung mga singit-singit, gagamitan natin ng brush. Yung paint brush, guys. Mas maganda para maabot natin. Kasi pag itong basahan, hindi natin maabot yung kasingit-singitan eh. So, gamitan natin ng paint brush. So, yan guys, ito yung gamitin natin, paint brush. Yung malambot lang yung bristle niya. So yun, guys, pagtapos na tayo maglinis dito, balik na natin to. So kung paano nyo tinanggal, doon nyo lang ibalik, guys. Ganun lang yung pagbalik, guys. So yun, guys, tapos na tayo dito sa gas tank natin. Dito naman tayo sa makina maglilinis. Ayan, makikita nyo, sobrang dumi. So dito tayo pwede magbasaan ng tubig. Pero huwag tayong gagamit ng pressure washer. Pwede itong hose lang. Yan, yung hose lang, guys. Yan, pero huwag kayong gagamit ng pressure washer kasi mas malakas yung ano nun, bato ng tubig. Pwedeng may masira or may ma-adjust dito sa mga nakalagay dito, no? So, huwag kayong matatakot na magbasa dito sa makina natin kasi yung wirings niyan is sealed na sealed. Pero na lang kung babaklasin nyo or tatanggalin nyo. So yan, guys, basa-basain muna natin. So gagamit tayo ng Joy para yun ang isasabon natin, guys. Yan, so basa-basain muna natin. Pwede rin tayo gumamit ng toothbrush para sa mga singit-singit. Pero sa akin, prefer ko yung paintbrush. Kasi mas malambot, saka mas mahaba yung bristle niya. Para maabot yung mga singit-singit. So yan, guys, ito yung gagamitin natin. Tubig na may Joy. Yan, gagamit tayo ng sponge. So sa pagpupunas, guys, or paglilinis, kung paano kayo magpunas sa fairings nyo para hindi magasgasan, ganun lang dapat kagaan. We'll be right back.
yun guys, huwag nyo kakalimutan linisan yung mga parts na to, no? Sulitin na natin yung paglilinis. Yan, dahil madumi rin yun, no? Puro alikabok. Yan, malinis na. Galing, ha? So yun guys, pag nakita natin tuyo na tong sa engine natin, ang susunod naman natin gagawin ay lalagyan natin ng wax, no? So, yan. Para dagdag pogi points na rin. Dagdag linis look. So yun guys, i-testing na natin yung motor. Tingnan natin kung nagkaroon ba ng problema dahil binasa natin yung makina, no? So yun guys, start natin. Yun guys, nag-start naman. So make sure lang na tuyo-tuyo na yung motor, ano? Para di tayo magka-problema. So ma-under naman guys. Maandar ng maayos. So yun guys, kapag umaandar naman yung motor natin na maayos, ibalik na natin yung mga tinanggal natin sa kanya. So yun guys, simulan natin. So yun guys, ibabalik lang natin tong wire na to sa dati niyang pwesto. Tandaan niyo lang guys, make sure may video kayo niyan or may picture kayo para alam niyo kung sa inyo ibabalik uli. Yan, ganyan siya guys. Pagkatapos, ito na. Ganyan siya guys. Then ibabalik na natin yung mga tornilyo. Let's see. So yun guys, pag nabalik na natin yung mga tinanggal natin, testing na uli kung gagana ba. Yes sir! So yun guys, tapos na natin i-engine wash itong Honda Click 125i natin, itong si Habibi Black. So yun guys, ganun lang gagawin natin. Sundin nyo lang yung step by step na ginawa ko para malinis natin yung engine dito sa Honda Click 125i natin. So yun guys, hindi lang dapat yung panlabas ng mga motor natin yung malinis. Dapat yung mga kaloob-looban din, ano. So yun guys, alam ko yung iba sa atin tinatamad or kinakatamaran na yung paglilinis ng mga katulad nito, yung mga engine natin, para maiwasan na rin natin yung mga
pwedeng maging problema kapag laging madumi yung engine natin. Pag madumi kasi, mas madaling kalawangin yung mga parts ng motor natin or dito sa makina natin. Siguro yung iniisip ng iba, nasa loob naman, kaya hindi naman makikita ng iba, kaya walang problema, hindi po ganun yun. Kaya kailangan natin linisin yung engine natin or yung makina natin para maiwasan na rin yung magkaroon ng problema yung motor natin. So yun guys, dito muna tatapusin yung vlog ko. Sana nakatulong at nagustuhan nyo po. Sa mga naligaw po at napadaan dito sa channel ko, please like, subscribe at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa natin mga videos. So yun guys, see you in the next one. Ride safe, God bless as always. Rock, paper, peace.